Hello, good morning from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong umaga po mga ka-farmers, update po tayo sa 7 times harvest sa ating Galaxy Max F1. Okay, so ngayong umaga po mga ka-farmers, isa na sa mapanibagong video na ating gagawin dahil po sa isang tanong sa isa nating subscriber no, sa aking YouTube channel. So ang tanong po mga ka-farmers, sabi niya sa akin, Sir, ano po ang inyong mga sekreto sa pagtatanim na ampalaya? Bakit ganyan karami ang inyong napipitas? Okay, so no, magandang tanong po mga ka-farmers ngayong umaga. So maganda po ang ating talking point ngayong umaga about sa pag-aalaga ng tama ng ating ampalaya. Okay, so bago ko po sinimulan po mga ka-farmers ang pagkukwento sa inyo tungkol sa pagtatanim ko ng ampalaya, shout out muna tayo no sa mga kaibigan natin na mga magsasaka na isa na pong YouTuber ngayon. Okay, so unang-una shout out po pala no kay Police Farmer, sa po nating kaibigan sa ating YouTube. Okay, kay Sir Jupil no. Okay, the Farmer. Shout out po pala kay Raymond Pacho. Okay, kay Pilot Farmer. Okay, kay Tata TV. Okay. Sila po ang mga kaibigan ko at sa lahat ng mga audience ko no sa pati sa abroad no, shout out po pala sa mga solid supporter ko sa Netherlands at saka sa Sweden no. Thank you ninyong thank you po sa maraming yung support sa aking YouTube channel. Kayo po ang pinakataas na mayroon sa akin YouTube na nakikita ko sa CPM at saka sa Australia, sa Canada o sa India. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyong walang sawang suporta sa akin. Okay, so ngayong umaga po mga ka-farmers no, sasagutin ko na po ang tanong sa ating kaibigan na si Edwin at saka dalawang tao na po ang nagtatanong sa akin. Sabi na sa akin na sir, paki-share naman sir sa mga natutunan mong ideya at paraan tungkol sa pagtatanim. Okay. So, actually mga kapwa ko ka-farmers, hindi naman ako nag-aaral. Pero sa totoo lang, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kahit ako walang pinag-aralan, pero yung experience ko sa pagtatanim ay kung ating imagine na sa 32 years, magte-33 years na po. So matagal na po mga ka-farmers. So kahit wala akong pinag-aralan, sa totoo lang, may alam naman po ako sa mga insecticide, fungicide at saka foliar. May alam naman po ako sa mga organic, kung paano gumagawa, may alam na po ako kasi may certification po ako sa pagsiseminar ng mga scientific at saka sa mga scientific insecticide, scientific fungicide at saka sa scientific nga mga foliar. So, kompleto po tayo mga ka-farmers, no? So, bakit ako sumali sa mga webinar meeting orientation about sa mga insecticide na scientific? Kasi para malalaman ko kung paano po sila gagamitin ng tama. So, yung mga narinig ko sa mga ka-farmers sa aming webinar meeting orientation, ina-apply ko para ma-prove ko kung gaano kaganda ang kanyang resulta. So, yun naman po ang mga organic fertilizer po mga kapwa ko ka-farmers. O, nung sumali ako sa mga webinar meeting orientation, yung lahat ng mga sinabi ng mga guest speaker, tinatali ko po, no? May ano po ako, tinitake note ko po lahat. Tapos sinusubukan ko para ma-prove ko kung ano po ang magandang resulta. So, mga kakabuha ko ka-farmer, sa loob na 32 years na taon sa akin pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay, ay dito po na po malalaman kung paano natin papalaguin, paano po natin yung tamang pag-aalaga ng ating mga pananim tulad ng talong na meron ako. Kasi yung mga comment ng mga followers ko at saka mga solid subscriber, subscribers sa aking YouTube channel, Sir, bakit lahat-lahat napakaganda po ang iyong mga pananim? Bakit mo, pakishare naman kung paano mo sila inalagaan ng tama. So, yun lang po ang may-share ko ngayon mga ka-farmers. So, unang-una, pag-usapan natin ang palya. So, ang planting distance po mga ka-farmers sa row to row nasa 2.5 meters, hill to hill nasa 1 meter. So, bago natin itanim, sinumulan po mga kapwa ko ka-farmers, kailangan natin butasan sa lalim na 6 inches. Pagkatapos, maglagay tayo ng Yara Triple 16 na may halong Wokosim granule sa dami na 20 grams bawat butas. Pagkatapos, lagyan natin ng ipot ng manok, no? Nasa sagdam pa lang po. Then,
lagyan natin ng konting yuta, alupa, din dito na natin ilalagay ang punla natin na ang planting distance, hill to hill, nasa 1 meter. So, yun lang po ang ma-share ko po sa inyo po, mga kapwa o ka-farmers. So, bago po natin itanim ang ating ampalaya na sa ating bukirin, kailangan siguraduhin na ka-aktara. Kasi yung aktara ay palagi kong binabanggit, isa po siyang foliar insecticide. Ang insecticide po ng aktara, mga ka-farmers, ang AI po niyang nasa loob ng aktara ay kaya po itong mag-control sa mga chewing and sucking insect na pwedeng umatake sa ating punla. So yung foliar naman ay makakatulong po para ang maraming ang kanyang ugat, mabilis siyang lumago. So yun po, mga kapwa ko, ka-farmers, ang benepisyo ng aktara na ating makukuha. Then, yung tanim po natin na punla, pagkalipas ng mga 2 araw, pwede na naman natin isirinid para makaiwas po tayo sa dumping off. Ang sirinid po, mga kapwa ko, ka-farmers, ay isa po siyang organic fungicide. Okay, so kailangan natin i-apply po siya sa ating punla bago itanim para malakas po ang kanyang resistensya at matibay po siya sa sakit para makaiwas po tayo sa dumping off. Okay, so kadalasan, mga kapwa ko, ka-farmers, no, ang problema sa mga pananim natin, yung mga early blight, teeth blight, at saka leaf spot, anthracnose. So yun po, mga kapwa ko, ka-farmers. So 3 days after transplant, pwede na tayo mag-spray ulit ng aktara. Pwede natin ihalo sa abono na 1 sack, triple 16, 1 bag wakosim granule, tapos 3 kilos sa 200 liters of water, then 1 sardin. Pwede natin mag-add tayo ng 7 sachet sa 200 liters of water, tapos 1 sardin sa bawat puno po, ang mga kapwa ko, ka-farmers, ang ating ilalagay. Every week, mga kapwa ko, ka-farmers, mag-add po tayo ng 1 kilo, no? Tapos, pag 5 days, another 1 kilo. So, nasa 5 kilos na po, mga kapwa ko, ka-farmers. Sa 18 days na po ang ating tanim, kailangan na po natin dagdagan ng 1846. Yung natira nating Yara Triple 16 at saka Wukwipsim Granule, pwede natin haluan ng 1846. Ang 1846 pa, mga ka-farmers, kung atin susuriin ang mga nasa loob ng mga cringes, napakataas po ang kanyang nitrogen at saka napakataas po ang kanyang phosphorus compared sa nitrogen. So, kailangan natin ang mataas na phosphorus para madaling lumaki ang kanyang sanga na para po siyang puno. Kung tingnan po natin. So, yun lang po, no, mga kapwa ko, ka-farmers. Kung wala namang 1846 na available sa iyong lugar, yung natira ninyong Yara Triple 60 na may halong wakosin granule, pwede naman kayo maghalo ng grower, Yara grower. So, ang kagandahan po ng Yara grower, mga ka-farmers, yung mga tangkay niya at saka yung mabilis po sila, ay sabay-sabay po silang tumangkad at lumaki at magdadala po ng mga maliliit na mga bunga na pwede nating pipitasin sa darating na araw kung maaalagaan po natin ng tama. So, yun lang po ang maikwento ko po sa inyo about sa ating mga pananim. So, yung mga na-share ko sa inyo, mga kapwa ko, ka-farmers, ngayong umaga, pwede naman ninyo gayahin, pwede namang hindi. So, wala namang mawawala kung hindi po natin susubukan. So, susubukan nyo, mga kapwa ko, ka-farmers, para ma-prove po ninyo kung ano po ang mga naikwento ko sa inyo. So, yun lang po. Okay, so, may pahabol pa pong tanong, no, sa isa po nating kaibigan, yung mga bunga ng ating ampalaya, kung ano po ang dahilan. So, sasagutin ko po, mga kapwa ko, ka-farmers, no, sa next video. So, abangan nyo lang, may i-upload ko po sa inyo. So, hanggang dito na lang, maraming salamat. Sa mahilig sa mga ganitong video, huwag nyo kalimutan, no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video ni upload ko. Okay, happy watching. Thank you.